Before we start, let's pray together. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Living and working, our Holy Spirit, Father in heaven, when we were destined to go to hell forever. Banal at kumikilos namin ang Diyos na nasa langit nung kami po ay mga nakatadhana na mapunta sa impyerno magpakailanman. But you saved us by sharing your precious blood for such us, and you made us your children. So we really thank the Lord for your great and wonderful grace and love. Subalit, iniligtas mo po kami sa pamamagitan ng pagdana ng iyong napakalagang dugo para sa amin at ginawa mo kaming mga anak. Kaya't kami po ay lubos na nagpapasalamat para sa iyong dakila at kamangha-manghang biyaya at pag-ibig. O Lord, please help us to live without shame before you, that great love. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami na makapamuhay ng walang dapat na ikahiya sa harapan ng iyong dakilang pag-ibig. And Lord, work to increase our faith so that we can do your work more powerfully. At Panginoon, pakiusap, kumilos ka po sa amin upang lumago ang aming pananampalataya upang magawa namin ang iyong gawain ng higit na makapangyarihan. Especially please help all of our family and relative to be saved this year. Lalong-lalo na po pakiusap, tulungan niyo po kami na maligtas ang aming mga pamilya, ang aming mga kamag-anak sa taong ito. This time we have gathered here to learn the Word of God. At sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagkatipon sa lugar na ito upang pag-aralan ang salita ng Diyos. So please touch our heart through the Word of God and engrave your words on our heart. Pakiusap, hipuin mo po ang aming mga puso sa pamagitan ng salita ng Panginoon at iukit ang iyong mga salita sa aming puso. If there are some brother or sister who having hard time because of some various reason or get the devil temptation, please protect them and encourage them in order to attend some Sunday sermon next week. Kaya kung sino man sa aming mga brothers and sisters ang hindi po makakadalo sa araw na ito, at sa mga brothers and sisters na sa panunukso ng Diablo pakiusap, tulungan niyo po sila upang sa susunod na Sunday sermon ay makasama namin sila. We pray in the name of Jesus Christ who love and save us. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na sa amin ay nagmamahal at nagligtas. Amen. Amen. In the Bible, there are several names of Joseph. Yeah. Sa Biblia po, ay mayroong iba't ibang pangalan na Jose. The first Joseph, Jacob's son. Kaya yung unang Jose po, yung anak ni Jacob. And then, father of Jesus. At yung pangalawa ay ama ni Jesus. And last, Arimathea Joseph. At yung huli ay yung si Jose na taga Arimathea. So today, we are going to study about Joseph of Arimathea. Kaya sa araw na ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol kay Jose na taga Arimathea. Because of all brothers and sisters, they knew already that Joseph of Jacob's son. Dahil lahat po kayo ay alam na, lahat ng mga brothers and sisters ay alam na yung patungkol kay Jose na anak ni Jacob. But I think, almost the brothers and sisters, they didn't know about the Arimathea of Jacob, Joseph. Pero sa tingin ko, yung halos karamihan sa mga brothers and sisters ay hindi nila alam ang patungkol kay Jose na taga Arimathea. So today we are going to study about Joseph of Arimathea. Kaya sa araw na ito ay pag-aaralan po natin ang patungkol kay Jose na taga Arimathea. Joseph of Arimathea at that time he was a Jesus' disciples. Kaya nang panahong iyon si Jose na taga Arimathea ay alagad ni Jesus. But he concealed his faith in fear of the Jew at the time. Subalit, nang panahong iyon, ay itinago niya ang kanyang pananampalataya dahil sa takot sa mga Hudyo. But he repented his hidden faith, and then he showed his hidden faith by taking his courage after Jesus died. Subalit, pinagsisihan niya po yung kanyang pagtago sa kanyang pananampalataya at
sa pamamagitan ng kanyang katapangan ay pumunta siya kay Jesus pagkatapos na mamatay. And Joseph of Arimathea, he kept the body of Jesus not to further damage and he put it in his grave. At pagkatapos, tinago ni Jose na taga-Arimathea yung katawan ni Jesus upang hindi na ito masira pa at inilagay doon sa isang libingan. So today, in this time, we are going to learn as the title of Decision of Joseph of Arimathea for our Christian life. Kaya sa pagkakataong po ito ay pag-aaralan po natin ang merong pamagat na yung pagpapasya ni Jose na taga-Arimathea para sa ating Christian life. So today title is the Decision of Joseph of Arimathea. Kaya yung pamagat po natin ng sermon natin sa araw na ito yung pagpapasya o desisyon ni Jose na taga-Arimathea. So let's open the Bible. John chapter 19. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Juan chapter 19. John chapter 19 verses 38 hanggang 42. Verse 38 hanggang 42. If you have no Bible, look at the screen. Kung wala po kayong Biblia, tingnan niyo na lang po sa screen. John chapter 19 verses 38 hanggang 42, please. Pagkatapos sa mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimathea, na isang lihim na alagad ni Jesus, dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus, at siya'y pinahintulutan ni Pilato. Kaya't siya'y pumunta roon at kinuha ang kanyang bangkay. Dumating din si Nicodemo, na nung una ay lumapit sa kanya noong gabi, na may dalang pinaghalong mira at mga alo. Halos 100 libra ang timbang. Kinuha nila ang bangkay ni Jesus at binalot nila ng mga telang lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. Sa lugar ng pinagkuan sa kanya ay may isang halamanan at sa halaman ay may isang bagong libingan na kailan may hindi pa nalalagyan ng sinuman. Verse 42, kaya't dahil sa paghahanda ng mga Hudyo sapagkat malapit ang libingan ay kanilang inilagay doon si Jesus. This incident took place right after Jesus were crucified and died. Kaya ang pangyayari ito po ay nangyari matapos na si Jesus ay ipako doon sa krus at mamatay. At that time, Jesus died on the cross and two robbers on either side of Jesus were still alive on the cross. Nung si Jesus ay mamatay doon sa krus, yung dalawang kriminal na doon sa magkabilang gilid ni Jesus ay buhay pa. That time, many Jews went to the Pilate and asked him to take away the body of Jesus and the lovers. At pagkatapos, yung mga Hudyo ay pumunta kay Pilato at sinabi sa kanya, hiniling sa kanya na alisin yung katawan ni Jesus doon sa krus at yung dalawang katawan ng dalawang kriminal. It is because they said Golgotha Hill, where Jesus was crucified, can be seen from Jerusalem. Dahil sinasabi nila na yung bundok ng Golgotha, kung saan si Jesus ay pinako sa krus, ay maaaring makita mula doon sa Jerusalem. But now, after a few hours, it would become the Passover and Sabbath, which the Jew consider special. At ngayon, sa yung araw na iyon, ilang oras na lang yung makakalipas, ay magiging araw na ng Pasko at ng Sabbat na tinuturing ng mga Hudyo na special na araw. That time, many Jews, they didn't want the body to be there that time. Kaya nga yung mga Hudyo, ng araw na yun ay ayaw nila na nandun pa yung mga katawan. So, let's go back, John chapter 19, verse 31. Kaya balikan po natin dito sa Juan 19, verse 31. So, in order to remove the body of Jesus, so one person appeared. Kaya para alisin yung katawan ni Jesus, ay may isang tao ang nagpakita dito. Verse 31, brothers and sisters, shall we read together? 3:1, sapagkat noy araw ng paghahanda upang maiwasan na mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat, sapagkat dakila ang araw ng Sabat na iyon, hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na baliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. In order to remove that the body of Jesus, so one person appeared. So that person was Joseph of Arimathea. Kaya yung isang tao na yon ay si Jose na taga-Arimathea. Actually, in the passage, it was called Joseph of Arimathea. So this Arimathea is a Caesar's
located about 30 kilometers northwest of Jerusalem. Kaya dito po sa verse 38, ito talata na ito na sinasabi na si Jose na taga Arimatea, ay yung Arimatea na ito ay isang kastilyo na matatagpuan na halos 30 kilometers northwest ng Jerusalem. As you know well, the area Arimatea, it is generally known as the hometown of Samuel, the last judge and great prophet. Lalo-lalo na po sa pangkalahatan na kaalaman, yung Arimatea, ito ay kung saan nakatira. Doon si Samuel ang huling hukom at dakilang propeta. So Joseph, who was raised there, is believed to have been influenced by that belief. Kaya nga si Jose na taga Arimatea na lumaki doon ay pininiwalaan na naimpluwensyahan siya ng ganitong pananampalataya. And Joseph also, he was a very, very rich man, has considerable influence in this city. Kaya, ganun din, si Jose ay talagang napakayamang tao na talagang tinuturing na mayroong impluensya sa lunsod na iyon. And then, he also seems to have a council membership as an elder of a people. At siya rin ay parang kabilang din doon sa council ng mga elder ng mga tao doon. And Joseph of Arimathea also, it is also said, he has been fluent in law and science and language. At sinasabi rin na si Jose, siya rin ay maraming kaalaman patungkol sa kautusan, sa siyensya, at sa mga salita. And then, in addition, let's have a look at Luke chapter 23. Chapter 23, verse 50 hanggang 51. Tingnan din po natin sa Lucas 23, verse 50 hanggang 51. The Bible introduces about him more detailedly. Kaya ipinakilala po ng Biblia ng higit na detalyado ang tungkol sa kanya. Lucas chapter 23, verse 15 hanggang 51. Let's read together. 3, 2, 1. Mayroong isang mabuti at matuwid na lalaking ang pangalan ay Jose, na bagaman kaanid ng sanggunian, ay hindi isang ayon sa kanilang panukala at gawa. Siya ay mula sa Arimatea, isang bayan ng mga Hudyo, at siya ay naghihintay sa kaharian ng Diyos. The Bible evaluated him as good and just man and who was waiting for the kingdom of God. Kaya pinaliwanag ng Biblia ang patungkol sa kanya na mabuti at matuwid at naghihintay sa kaharian ng Diyos. So he was very good man. And not only that, he seems to have a lot of the true, living and serving God at the center of his heart. And he did not forsake the truth for his own benefit. Hindi lamang yun. Para bang siya rin ay namuhay ng tunay na may pag-ibig, naglilingkod sa Diyos sa kalagitnaan o sa kaibuturan ng kanyang puso at hindi niya iniwan o tinalikuran ang katotohanan para sa kanyang pakinabang. At that time, he also disagreed with it when he counseled of Sanhedrin decided to kill innocent Jesus Christ. Kaya hindi rin siya pumayag doon sa sanggunian ng mga Sanhedrin na magpa siya na patayin ang walang kasalanang si Jesus. So he was a man waiting for the kingdom of God. Kaya po, siya ay ang tao na naghihintay sa kaharian ng Diyos. Such a kind of people, God is looking for such a person. Yung Diyos din po, naghahanap siya ng ganitong mga tao. So, Psalm chapter 14, verse 2, let's see. Tignan po natin, mga awit, 14, verse 2. Psalm chapter 14, verse 2. Mga awit, 14, verse 2. Verse 2. Please. Ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. Likewise, to see if there are many, the Lord look down from heaven upon the children of men
to see if there are many who understand, who seek God. Kaya sabi po dito, ang Panginoon ay nakadungaw mula sa langit sa mga anak ng mga tao upang tingnan kung may sino mang kumikilos na may talino na hinahanap ang Diyos. That's why, as you know well, the Lord sent the deacon Philip at the time to the Ethiopian eunuch who was looking for and seeking the truth and saved him. Kaya gaya po ng alam na ninyo, ang Panginoon ay sinugo si Deacon Philip na doon sa Ethiopian eunuch na naghahanap ng katotohanan at iniligtas siya. It's like this passage, the Lord sent Peter. Why? To Cornelius, who was looking for and seeking the Lord and save him and his family, even at family. Ngayon din po alam na ninyo, si Pedro ay isinugo ng Panginoon kay Cornelio na naghahanap sa Panginoon at iniligtas siya at ang kanyang sambahayan. Even the Joseph of the Arimathea also, he is the man who looking for the kingdom heaven. That's why God made him hear the rumors of Jesus Christ. Kaya nga, gaya rin po nito, si Jose na taga-Arimathea na naghihintay sa kariyan ng Diyos, kaya nga, dahil dito, ay hinayaan ng Diyos na mapakinggan niya yung balita patungkol kay Jesus. When the Joseph heard about Jesus Christ, he considered Jesus as his teacher and he himself decided to become a disciple of Jesus Christ. Kaya nang marinig ni Jose na taga-Arimathea si Jesus, tinuring ni Jose si Jesus na bilang kanyang guru at siya mismo ay nagpasya na maging alagad ni Jesus. So Joseph of Arimathea, he desire to become the disciple of Jesus Christ. Kaya si Jose na taga-Arimathea ay ninais niya na maging alagad ni Jesus. It's like you. Nagaya ninyo. So Gospel of Matthew and John, if you read the Matthew and John, the Bible says that Joseph was a disciple of Jesus Christ. Kaya nga, gagaya po nito, kung babasahin po ninyo sa Ebanghelyo ni Mateo, ayon kay Mateo at kay Juan, sinasabi na si Jose ay isang alagad ni Jesus. Even though Jesus Christ, he didn't choose him directly. Bagaman, hindi siya direktang pinili ni Jesus. Bible mentioned, he was the disciple of Jesus Christ. Binanggit po ng Biblia na siya ay isang alagad ni Jesus. So what we able to think about is, the Lord meet those who look for and seek the Lord. Kaya, ang pag-iisipan po natin patungkol dito ay kinatatagpo ng Panginoon ang mga taong naghahanap sa Panginoon. What I mean, it's like the Joseph of Arimathea, if you want to become the disciple of God, God will make you a disciple of God. Kaya ang gusto ko pong sabihin, kung nais ninyo maging alagad ni Jesus, yung Diyos ay gagawin niya ito. Brothers, let's see Matthew 27. Mateo 27 and 57. Verse 57. Please. Kinagabihan, dumating ang isang mayamang mula sa Arimathea na ang pangalan ay Jose, na naging alagad din ni Jesus. He came to Jesus Christ. That's why the Bible says he became a disciple of Jesus. So in this word, it is said Joseph has also became a disciple of Jesus Christ. Kaya nga po, dahil nais niya na maging alagad ni Jesus. Kaya nga sabi dito sa salitang ito, sinabi na siya rin ay naging alagad ni Jesus. And another, John chapter 19, let's see. At isa pa po, tingnan din po natin, Juan chapter 19. Even though he was not 12 disciples, anyway, he was disciple of Jesus Christ. Bagaman, hindi siya kabilang doon sa 12 alagad, pero siya rin po ay isa sa alagad ni Jesus. John chapter 19, verse 38. Juan 19, verse 38. Pasay po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimathea na isang lihim na alagad ni Jesus dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya'y pinahintulutan ni Pilato. Kaya't siya'y pumunta roon at kinuha ang kanyang bangkay. Likewise, God meets those who look for and seek Him. So, we able to become the disciple of Jesus Christ. Kaya nga, gaya po nito, yung Panginoon kinakatagpo niya yung mga taong naghahanap sa Kanya. Kaya nga, tayo, gaya po nito, tayo rin ay nakatagpo natin ng Panginoon. That's why we have to look back at ourselves. We have to look back about our Christian life
through this Luke. Kailangan po nating tingnan yung ating sariling Christian life sa pamamagitan nito. Even though he was unbeliever, even though he was not the disciple of Jesus Christ, but he desired to become disciple. That's why Bible said God agreed to become disciple of God for Kaya him. Nga, bagaman noon, siya ay hindi mananampalataya at hindi kabilang sa mga alagad, pero mayroon siyang pagnanais na maging alagad. Kaya nga sinabi ng Biblia, siya ay naging alagad ni Jesus. Actually, I think, Quezon City Church, all of you want to become the disciple of Jesus Christ. Kaya sa tingin ko po, lahat kayo dito ng mga brothers and sisters sa Quezon City Church, nais ninyo na maging alagad ni Jesus. Why? Bakit? Because God saved us. Dahil, kaya nga niligtas tayo ng Diyos. Isn't it? We desire to become disciple of God. Kaya nga, ninanais natin na maging mga alagad ni Jesus. But let's think about the being of became the disciple of Jesus Christ. Pero pag-isipan po natin yung pagiging alagad ni Jesus. Even though we desire to become the disciple of God as the Joseph of Arimathea, but however, it is not easy for us to become a disciple of Jesus Christ. Pero kahit na ninanais natin na maging alagad ni Jesus, gaya ni Jose ng taga-Arimathea, pero hindi madali na maging isang alagad ni Jesus. Do you agree? Sangayon po ba kayo? At that time also, it was not easy for him, Joseph also, to become a disciple of Jesus Christ. Nang panahong iyon, ganun din, para sa kay Jose na taga-Arimathea ay hindi madali na maging isang alagad ni Jesus. Why? Bakit? Even though Joseph, he desired to become 12 disciples and then he went to the Jesus Christ, but at that time, all the Jews rejected Jesus Christ. Bagaman, ninanais ni Jose na taga-Arimathea na maging isa sa alagad ni Jesus na gaya ng 12 alagad. Pero, nang sandaling iyon, ay hindi madali. Bakit? Dahil nung panahong iyon, yung lahat ng mga Hudyo ay tinanggihan si Jesus. And then, at that time, the religionists who said they were Orthodox called Jesus heresh. And also, if anyone became a disciple of Jesus at that time, if anyone wants to become the disciple of Jesus, they drove them out of Jerusalem. At nang panahong iyon, yung mga relihiyoso na tinatawag na mga Orthodox, tinawag si Jesus na nangangaral ng maling pananampalataya. At sinabi rin nila, kung sino man ay maging alagad ni Jesus, sila ay palalayasin mula doon sa kanilang sinagoga. At that time, there were only one Judaism in Jerusalem. So, going out of Judaism was like saying to leave Israel. Nang panahong iyon, mayroon lamang isang yung tinatawag nila Judaism doon sa Israel. At yung ibig sabihin ng palalayasin mula doon ay palalayasin mula sa Israel. If you read John chapter 3, Nicodemus believed that Jesus was from God. Kaya nga kung babasahin niyo po sa Juan chapter 3, si Nicodemus po, naniniwala siya na si Jesus ay nagmula sa Diyos. As you know already, Nicodemus, he loves God. That's why Nicodemus believed that Jesus was from God. But he came to Jesus when? It was very dark evening at that time. Kaya, gaya ng alam po ninyo, dahil si Nicodemus, siya rin ay naniniwala sa Diyos at naniniwala rin siya na si Jesus ay nanggaling sa Diyos. Kaya nga, siya ay pumunta kay Jesus nung madilim na. As like you, Nicodemus, he loved Jesus Christ. But in order to meet Jesus Christ, he came to Jesus not daytime, dark time, kaya, evening time. Gaya po ninyo, si Nicodemus ay minamahal niya rin si Jesus. Kaya nga, pumunta siya kay Jesus. Pero, pumunta siya kay Jesus hindi umaga, kundi madilim na. Why? Bakit? Why? The reason that he came in the morning is because he feared the Jew. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagpunta ng umaga ay dahil natatakot siya sa mga Hudyo. Because he afraid the Jew. Dahil natatakot siya sa mga Hudyo. That's why night time, dark time, he came to Jesus Christ to meet him. Kaya nga, noong gabi na, noong madilim na, pumunta siya upang katagpuin si Jesus. Do you understand? Naintindihan niyo po?
Let me tell you about my experience. Sasabihin ko po sa inyo yung patungkol sa karanasan ko. When I started the pastoring life, I became the in-charge of the IMC Church in Korea first time. There are one of the senior brother in IMC Church. Kaya nung nagpapasimula po ako na ma-in-charge sa isang church sa Korea, mayroon doon isang elder na brother. The brother, he told me, his age around 65 years old. Yung brother na yun, sinabi niya sa akin, nung panahon na yun, yung edad niya ay nasa 65 years old na. Pastor, when you meet me on the street, don't speak my name. Sabi niya, Pastor, kapag nakita mo ako sa daan, huwag mong tawagin yung pangalan ko. Do you know the reason why? Alam niyo po ba yung dahilan kung bakit? One day, when I met him on the street, unknowingly, I said to him, Oh, brother! Kaya, isang araw, nakita ko siya sa daan at nang hindi ko namamalayan, sinabi ko sa kanya, Oh, brother! And he said, Shh, Pastor! At sabi niya, Tumahimik ka, Pastor. Why you say? Why you route my name? Sabi niya, ba't mo sinabi yan? Ba't tinawag mo yung pangalan ko? Why? Bakit po? Because he afraid to his neighbors. Dahil natatakot siya o nahihiya siya sa kanyang mga kapitbahay na siya ay bilang Kristiyano. What do you think? Ano po sa tingin ninyo? Matthew chapter 10, Bible says. Matthew chapter 10. Sinasabi ng Biblia, tignan po natin. Mateo chapter 10. Bible says, Matthew chapter 10. Mateo chapter 10. Verse 32. We read first. Babasahin ko po muna, verse 32. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. And then verse 33, brothers and sisters, also let's read together. 3, 2, 1. Ngunit sino mang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ipagkakaila ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. He afraid in front of brothers, peoples, as the Christian. Natatakot siya sa harapan ng mga tao bilang na siya ay isang Kristiyano. Even though he loves Jesus Christ, even though he wants to become the disciple Jesus Christ. Bagaman iniibig niya si Jesus Kristo at bagaman gusto niya na maging alagad ni Jesus Kristo. Let's check your Christian life at your the workplace and school. Siyasatin po natin yung ating sariling Christian life sa ating pinagtatrabahuan o kaya naman sa inyong eskwelahan. Are you praying to the Lord secretly? Kayo ba ay lihim na nananalangin sa Panginoon? Or not? O hindi? If you deny before many people, God said, I will deny you before God. Kung ikakaila ninyo ang Panginoon sa harapan ng mga tao, sinabi ng Biblia, ikakaila rin kayo ni Jesus sa harapan ng Ama. Okay, another the story, John chapter 9. John chapter 9. Tingnan din po natin sa Juan chapter 9. John chapter 9. Okay, because of in order to save time, I will explain to you without fine. If you look at the verse John chapter 9, there is an incident where Jesus touched the eyes of the person who has been blind since born. Kaya parang pabilis po dahil wala tayong sapat na oras. Kung titignan po ninyo sa Juan chapter 9, mayroong pangyayari doon na hinipo ni Jesus at binuksan yung mata ng taong ipinanganak na bulag. But that day was the Sabbath day. Pero yung araw na yun ay araw ng Sabat. At the time, the religious people called the blind man who offended his eyes and his parents because he had worked on Sabbath day and then questioned who did it. Kaya yung mga relihiyosong tao ay tinawag yung bulag
na nabuksan yung kanyang paningin at ang kanyang mga magulang na dahil ginawa ito sa araw ng Sabat at tinanong siya kung sinong gumawa niyon. At that time, his parents said, "We do not know it, so ask to my son yourself," they said. Kaya sabi nila ng sandaling yun, yung sagot ng kanyang mga magulang, "Hindi namin alam, tanungin ninyo yung anak namin." But they knew already. Dahil alam na nila yun. But the Bible says that they did it because they were afraid of religious peoples. Pero sinabi ng Biblia, ginawa nila iyon dahil sa takot sa mga relihiyosong tao. It was fearful to deal with religious people at the time. Dahil nakakatakot na humarap sa mga relihiyosong tao ng panahong iyon. So that is why he believed in Jesus as the Christ and become a disciple of Jesus himself, but Joseph, he hide his faith before people. That kaya nga, dahil siya sumasampalataya kay Jesus, at siya ay naging alagad ni Kristo, kaya nga si Jose, nang panahong iyon ay itinago yung kanyang pananampalataya. Did you like this? When you meet your worldly friend, Do you hide your Christian mind, life? Kayo rin po ba ay ganito na itinatago ang inyong pananampalataya kapag nakikipagkita kayo sa inyong mga makamundong kaibigan? Instead of singing the hymnal song, praise song, did you song the K-pop and more like that? Sa halip na worship song yung kantahin po ninyo, ay kinakanta ninyo yung mga kanta ng K-pop? Joseph of Arimathea, he did like this. Si Jose na taga Arimathea, ginawa niya yung ganito. Even though he considered himself, "I am disciple of God," but when he met the brother and people's worldly friend, he hid his faith. Bagaman sinasabi niya na ako'y alagad ni Jesus, pero kapag nakikipagkita siya sa mga kaibigan niya, makamundong kaibigan, tinatago niya yung kanyang pananampalataya. Still, there are so many the people who is like the Joseph of Arimathea. Sa tingin ko, mayroon pa rin napakarami mga taong gaya nito ni Jose na taga Arimathea. Let's go back, John chapter 19. Balikan po natin, Juan chapter 19. John chapter 19, verse 38. Verse 38. Please. Pagkatapos sa mga bagay na ito, si Jose na taga Arimathea na isang lihim na alagad ni Jesus dahil sa takot sa mga Hudyo, ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya ay pinahintulutan ni Pilato. Kaya't siya ay pumaroon at kinuha ang kanyang bangkay. After this, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jew. So he was afraid of the Jew. Kaya nga, pagkatapos mo nito, dahil siya ay may takot sa mga Hudyo. Actually, he had the ability to discern what is right and what is wrong. And he knew already, he knew the good will of God. And he knew what to believe and follow. Sa katunayan, mayroon po siyang kakayahan na makilala kung ano yung tama at kung ano yung mali, kung ano yung mabuting kalooban ng Diyos, at alam niya rin kung ano yung dapat na sampalatayanan at sundin. You understand? Naintindihan niyo po? Because he was very rich man. Dahil, he has a lot of ability, the talent. Dahil siya ay napakayaman, kaya mayroon siyang napakaraming kakayahan at talento. Through his property, through his ability, talent, he able to preach the gospel, he able to evangelize well. Sa pamamagitan ng kanyang kayamanan, ari-arian, sa pamamagitan ng kanyang talento, maaari siya makapag-evangelize ng marami. Even though he knew already the four good Christian life, but he had more fear toward people than that. Sa halip, kahit na alam na niya na ito, na meron siya napakaraming mga bagay upang ipangaral ng ebanghelyo, pero meron siyang higit na takot sa mga tao, sa mga Hudyo ng panahon yun. Even though the Bible mentioned about him, he was the disciple of God. Bagaman binanggit ng Biblia na siya ay alagad ng ni Jesus. But when he met the people, the worldly friend,
he hide from people that he was a disciple of Jesus Christ. Subalit kapag humarap na siya sa mga tao, itinatago niya na siya ay alagad ni Jesus. Why? Bakit? Why he tried to hide? Bakit sinusubukan niya itago position? Yung kanyang patungkol sa kanyang posisyon? Why? Bakit? He feared. Dahil natatakot siya. People. Sa tao. I don't want all of you to love the worldly friend than Jesus Christ. Ayoko na lahat kayo ay higit ninyo ibigin ang mga makamundong tao kaysa kay Jesucristo. Even though you every day you mention to the Lord, I love God, but in your heart, consciously, if you love worldly things, worldly friend than Jesus Christ, you may hide every day. Bagaman, sinasabi ninyo sa bibig ninyo na iniibig ninyo si Jesucristo, pero sa loob, ngunit ko sa loob ng puso ninyo ay iniibig ninyo ang mga makamundong bagay, mga makamundong kaibigan, kung ganun. Kayo ay mga taong itatago ang inyong pananampalataya. Who is Joseph of Arimathea? Sino ba si Jose na taga-Arimathea? I don't want you all of you to become the Joseph of Arimathea. Ayoko na lahat kayo ay maging gaya ni Jose na taga-Arimathea. Anyway, why was he so scared, afraid? Bakit po ba siya takot na takot? If we look for the reason in the Bible, through the Bible, it is because he lived in Arimathea, a seat of the Jew. Kung titingnan po natin yung dahilan, ito ay dahil nakatira siya doon sa Arimathea, ang lungsod ng mga Hudyo. His hometown, there are so many Jews lived there. Dahil doon sa kanyang tirahan, ay napakaraming mga Hudyo na nakatira doon. Why? Tama Let's po. Check. Tingnan po natin. Lucas. Chapter 23. Yes. Let's read together. 3-1. Ay hindi isang ayon sa kanilang panukala at gawa. Siya ay mula sa Arimathea, isang bayan ng mga Hudyo, at siya ay naghihintay sa kaharian ng Diyos. He was from Arimathea, a seat of the Jew. So, since he lived in the center of Jews, he was afraid to overcome the threat of all of them. Kaya nga, dahil siya ay mula sa bayan ng mga Hudyo, kaya nga, natatakot siya mula sa kanilang pagbabanta. So he was afraid of people. So moreover, if he confessed that Jesus is Christ, he will be excommunicated from Judas. Kaya higit pa rito, kung ipapanghayag niya si Jesus na siya ay Kristo, siya ay papatayin mula doon sa mga palalayasin mula doon sa Judaism. Not only he will become excommunicated from the Judaism, and also this is because if he does, he will be deprived of the status and property he had previously obtained, and will be expelled from Jewish society. Ito ay dahil siya hindi lamang siya palalayasin mula doon sa Judaism, kundi yung kanyang katayuan ay hahamakin din yung kanyang katayuan, at pagkatapos yung lahat ng mayroon siya ay kukunin at palalayasin siya sa kanilang lungsod. Do you understand? Naintindihan niyo po? So if we proclaim to them, I am Christian, I am the disciple of Jesus, if he proclaim to them, he will lose property, all things. Kaya, gaya po nito, kung ipapahayag niya na siya ay Kristiyano, ibig sabihin po nito, mawawala sa kanya ang lahat ng bagay. Do you understand his situation? Naintindihan niyo po yung kanyang kalagayan? It was not only his problem. Hindi lamang ito problema niya. But also, it would be a huge pain for his family as well. At marahil ito rin ay labis na magiging mahirap para sa kanyang pamilya. So he couldn't reveal his faith, and he was hiding it deeply
in his heart. Kaya nga, hindi niya magawang ihayag yung kanyang pananampalataya at itinatago niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Like that. Fear bring many problems to us in doing the will of the Lord. Gaya po nito, yung takot ay nagdadala sa atin ng maraming problema sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Because of fear in your heart, so you cannot do well for good Christian life. Kaya nga dahil sa takot sa inyong puso, kaya nga hindi nyo magawang maging maayos sa inyong Christian life. So, Bible says, let's go. Proverbs chapter 29. Sinasabi ng Biblia, tingnan po natin, mga Kawikaan 29. Proverbs chapter 29, verse 25, Bible says, to us. Ito po yung sinasabi sa atin ng Biblia. Let's read together. 3, 2, 1. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. The fear of man bring a snare. So when we are afraid of people, we try to focus on that person's word. Kaya, sabi po dito, ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag. Kaya nga, sa tuwing natatakot tayo, sinusunod natin ang salita ng taong yun. If you afraid of your friend's word, if you afraid of your boss's word, you will try to focus their word, then God's commandment. Kaya nga, kung natatakot kayo sa salita ng kaibigan ninyo, ng boss ninyo, kung ganun, susubukan ninyong magtuon lang doon sa salita ng taong yun. Oh, sister, brother, why not come to church regularly in our day? Because of my boss said, because of my father says. Sister, brother, ba't hindi ka na pumupunta sa church ngayon? Dahil sa boss ko, dahil sa tatay, sabi ng tatay ko. One day, unfortunately, without knowingly, then we can live a life against God. Pero sa kasamaang palad, nang hindi natin namamalayan, mabubuhay na tayo ng buhay na laban sa Diyos. Why? Bakit? Even though your boss force you, do not go to church. Even though your parents force you, don't go to church. You have to attend the church because you are a Christian. If I say to them, you understand? One day, they will against me. Why? They doesn't want to listen to Pastor Hong's advice. By the word of God. Kaya, dahil kung sasabihin nila na hindi sila makapunta sa church dahil natatakot sila sa boss nila, ayaw ng magulang nila na pumunta sila sa church, at kung sasabihin nila na kailangan nilang pumunta sa church dahil sila ay Kristiyano, kung gayon ay pagbabawalan sila. Can you understand? Naintindihan niyo po? First time, why not come? Why not attend the church? Because of busy, because of some reason, because of work, because of study. Nung una, pag tinanong sila bakit di sila nakapunta sa church, dahil sa busy sila, sa pag-aaral nila, sa trabaho nila. As many as possible, if I ask, check him, her, again, I'm afraid they may against me. Kapag paulit-ulit na tatanungin ko sila, natatakot ako na baka naging laban sila sa akin. Unfortunately, they decided to stop to go to church. At sa kasamaang palad, magpapasya sila na tumigil. Why? Na sa pagpunta sa church. Bakit? They doesn't want to listen to God's commandment, advice. Dahil ayaw nila na makinig sa utos ng Diyos, sa payo ng Diyos. One day, then, you will have to stumble and fall into Satan's snare. Pagkatapos, isang araw, kayo ay matitisod at mahuhulog sa bitag ni Satanas. Joseph also. Let's think Joseph. Pag-isipan din po natin si Joseph. Joseph was really afraid of people. So he hid his faith, but they must have many remorse for his conscience while hiding his faith. Kaya si Joseph rin ay talagang natakot doon sa mga tao. Kaya nga, itinago niya yung kanyang pananampalataya. Subalit, marahil sa kanyang puso, mayroong pagsisisi sa kaibuturan ng kanyang puso, sa kanyang budhi, dahil itinatago niya yung kanyang pananampalataya. So let's think, let's imagine. How great was he to suffer from those
complex. Kaya pag-isipan natin kung talagang, kung gaano siya nagdurusa o nahihirapan mula sa mga bagay na ito. How about you? Paano naman kayo? When you go to church, you live as like a good Christian. But when you go to outside, you try to live as like unbeliever. Kaya pag pumunta kayo sa church, sinusubukan ninyo na para bang kayo ay mabuting Kristiyano. Subalit paglabas sa church, nabubuhay naman kayo na gaya ng mga hindi mananampalataya. If you live, try to live as like the unbeliever in the world, your conscience cannot be peace. Kung kayo, sinusubukan ninyo na mabuhay na gaya ng mga hindi mananampalataya, yung budhi ninyo ay walang kapayapaan. Isn't it? Di po ba? Joseph of Arimathea also, he felt like that. Si Jose, guilty. Na taga-Arimathea rin, ay namuhay din ng ganito. Kaya nga, nakaramdam siya ng guilty. Proverbs, chapter 29, verse 25. Ulitin po natin. Kawikahan, 29, verse 25. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang takot sa tao ay naglalatag ng bitag, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Even though it is not easy to live as a, like a good Christian life, but if you abide in the church, whoever trusts in the Lord shall be safe, bagaman, feel comfortable. Hindi madali na mamuhay ng Christian life. Subalit kung mananatili tayo sa Panginoon, sabi dito, ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. So however, there are something to think about on the condition of discipleship. Gayunpaman, mayroong mga bagay na dapat nating pag-isipan ang patungkol sa kondisyon ng pagiging alagad. Could such a person as like the Joseph of Arimathea, could such a person really be said to be your disciple of Jesus? Yung ganitong tao ba, na gaya ni Jose na taga-Arimathea, ay masasabi ba talaga natin na isang alagad ni Jesus? Can we say the Joseph of Arimathea, he is the good disciple of God? Masasabi ba natin na si Jose na taga-Arimathea ay mabuting alagad ni Jesus? No. Hindi po. We very easily we judge others. But your problem is that you cannot judge yourself. Madali nating husgahan yung iba. Pero yung problema ay hindi natin mahusgahan yung sarili natin. Even though we cannot say that this Joseph of Arimathea, he was not good disciple of Jesus Christ. But you are thinking yourself, I am good disciple of Bagaman, Jesus Christ. Sinasabi natin na si Jose na taga-Arimathea ay hindi mabuting alagad ni Jesus, pero sinasabi natin sa sarili natin na, ah, mabuting alagad ako ni Jesus. Do you think so? Ano po sa tingin ninyo? Somehow, I think. Marahil, eh, parang ganito rin. Could a person really be said to Jesus, disciple who hide their faith in fear and live as if they were not? Kung ang taong ito ba, na gaya ni Jose at Arimathea, ay matatawag ba talaga na alagad ni Jesus na itinatago yung kanilang pananampalataya dahil sa takot at namumuhay na parang hindi sila mananampalataya? Yeah? No. Bible says definitely, clearly, Bible says that kind of people is not a good disciple of God. Yeah. Tiyak po, no. Malinaw na sinasabi ng Biblia na yung ganitong tao ay hindi mabuting. When we started the Sunday sermon first, I ask you, do you want to become disciple of God? Kaya nung nagsimula po tayo sa ating Sunday sermon, tinanong ko kayo, nais niyo ba na maging alagad ng Diyos? I think all of them, they said yes. Marahil, lahat kayo po dito na sasabihin, oh. But Bible says, this kind of people is not the disciple of God. Pero sinasabi ng Biblia, yung ganitong tao ay hindi alagad ng Diyos. It's like the Joseph of Arimathea, because they hide their secret faith before people. Nagaya ni Jose na taga-Arimathea na tinatago yung kanilang pananampalataya sa harapan ng mga tao. That's why Luke chapter 14, Bible says. Kaya nga, Lucas chapter 14, sinasabi ng Biblia. Yeah, Bible says, Luke chapter 14. Luke chapter 14, verse 25 hanggang 27. Lucas 14, 25 hanggang 27.
Luca chapter 14, verse 25 hanggang 27, these verses shall we read together this time. 3, 2, 1. Noon ay sumama sa kanya ang napakaraming tao. Siya'y humarap sa kanila at sa kanila'y sinabi, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. That time, many could follow Jesus, but not all of them were disciples of Jesus. So Jesus told them, what kind of person could be truly disciple of Jesus? Nang panahong yun, maraming mga tao ang sumunod kay Jesus, subalit hindi lahat sa kanila ay mga alagad ni Jesus. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa kanila kung anong klase ba ng tao yung tunay na alagad ni Jesus. So, verse 26, one more time. Let's read together. 3, 2, 1. Kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, ina, asawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Please don't misunderstand this verse. If we misunderstand this word, it seems that Jesus told us to live with hatred for everyone. Pakiusap, huwag niyo pong mamali ng pagkaunawa ito. Dahil kung mamamali tayo ng pagkaunawa sa salitang ito, para bang sinasabi sa atin ni Jesus na mabuhay tayo ng mayroong galit sa lahat ng tao? Actually, it's not a mean like that. By the way, this word means we must love the Lord the most than others. Kaya sa katunayan, hindi ganito yung pag-ibig sabihin nito, kundi yung Panginoon, ibig sabihin ng salitang ito, dapat nating ibigin ng higit ang Panginoon kaysa mga ito. For you love the Lord God more than others, because of that reason, sometimes we may have discord with our family because of our faith or evangelism. Dahil sa pag-ibig ng higit sa Panginoon, kaya kuminsan, maaaring mahiwalay tayo sa ating pamilya dahil sa ating pananampalataya at sa ating pag-evangelize. Isn't it? Di po ba? Yeah. I have experience also. Me too. Opo. When I was young. Naranasan ko rin po ito nung ako'y bata pa. Not family, my relative. Hindi po sa sariling pamilya ko, kundi sa kamag-anak. Actually, if we love our family more than God, we will give up our faith because we are afraid of breaking the relationship between our family and friend. Kaya, kung iniibig natin ang ating pamilya ng higit kaysa sa Diyos, isusuko natin yung ating pananampalataya dahil takot tayo na masira ang relasyon sa pagitan ng ating pamilya at ng kaibigan. So sometimes, our lives can be killed for our faith. Minsan, yung buhay natin ay minsan maaari tayong mamatay para sa ating pananampalataya. But if we love our own life more than the God, we will give up our faith to get our family. Subalit, kung iniibig natin ng higit yung buhay natin kaysa sa Diyos, ay isusuko natin yung pananampalataya natin at iingatan natin yung buhay natin. That's why, do you want to become disciple of God? Kaya nga, nais nyo ba na maging alagad ng Diyos? That's why the Bible says, this word means to love the Lord most than all things, and that person can truly become a disciple of the Lord God. Kaya ang salitang ito ay nangangahulugan na ang ibigin ng Panginoon ng higit sa lahat ng mga bagay na ito, kung ganun, ang taong ito ay magiging isang tunay na alagad ng Panginoon. That's why even the old people, they want to become the disciple of God, is like the Joseph of Arimathea, but it's not easy to become the disciple of Jesus Christ. Kaya nga, bagaman lahat ng tao nais nila na maging alagad ni Jesus na gaya ni Jose na taga-Arimatea, pero hindi madali na maging alagad ni Jesus. Do you think so? Ano po sa tingin ninyo? But remember, don't forget, God wants all of you to become disciples. Pero tandaan niyo po ito, huwag niyo po itong kalimutan. Ang Diyos nais na lahat kayo ay maging alagad ni Jesus Cristo. God wants you to become a disciple of God. Nais ng Diyos na kayo ay maging alagad ng Diyos.
Luke chapter 14, let's go, brother and sister. Luke chapter 14 again. Tignan po natin ulit dito sa Lucas chapter 14. Luke chapter 14, verse 27. Verse 27. Luke chapter 14, verse 27. Lucas 14, 27. Or so, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, eh hindi maaaring maging alagad ko. And whoever does not bear his cross. So each Christian has a God-given cross. Kaya nga sabi dito, sino mang hindi nagpapasa ng kanyang sariling krus. Kaya nga, bawat Kristiyano ay merong ibinigay ang Diyos sa kanila na krus. So including you, all Christians have a life of following the Lord and suffering because of their of our faith. Kaya lahat ng mga Kristiyano, kabilang po kayo, ay merong buhay na sumusunod sa Panginoon at nagdurusa at may pagdurusa dahil sa pananampalataya. Even though your Christian life is not easy, but we must not take off our cross. Bagaman yung Christian life natin ay hindi madali, subalit nawa ay huwag ninyong alisin ang inyong cross. If you give up to take off your cross, one day your Christian life have collapsed. Kaya kung destroyed. Ay hindi na ninyo papasanin ang cross ninyo, isang araw ang Christian life ninyo ay babagsak. If we lay down the cross because it is hard, or if we do not follow the Lord, it is not a right disciple of life. Kaya kung aalisin natin yung cross dahil napakahirap at kung hindi tayo susunod sa Panginoon, hindi po ito tama sa buhay ng isang alagad. That's why Joseph of Arimathea, he hide his faith in fear. Si Jose na taga Arimathea, itinago niya yung kanyang pananampalataya dahil sa takot. Actually, we are able to agree. We are Joseph of Arimathea. Sa katunayan, sang-ayon din po tayo na tayo ay si Jose na taga Arimathea. Check yourself. Ask yourself about your Christian life. Tingnan niyo po yung sarili ninyo. Tingnan niyo po yung siyasatin ninyo ang sarili ninyo patungkol sa inyong sariling Christian life. Don't ask to others. You ask yourself. Huwag ninyo tanungin yung iba. Tanungin ninyo yung sarili ninyo. Are you truly disciple of the Lord? Kayo ba ay tunay na alagad ng Panginoon? Am I truly disciple of the Lord? You ask yourself. Tanungin ninyo yung sarili ninyo. Ako ba ay talagang tunay na alagad ng Panginoon? Do I love the Lord more than anything in the world? Even more than myself? Talaga bang iniibig ko yung Panginoon ng higit kaysa anumang bagay sa mundong ito at maging sa sarili ko? Otherwise, one day, you will always forsake the Lord when difficult things arise. Dahil kung hindi, palagi ninyong tatalikuran yung Panginoon, iiwan ng Panginoon kapag nagkaroon ng mahihirap na bagay. Although your Christian life were before good, but after that, you will through your Christian life. Bagaman noon, ang Christian life ninyo ay mabuti, subalit kapag nangyari ito, itatapon ninyo. So we who have been saved, after have been saved, and are disciples of the Lord, should not have such an appearance. Kaya nga, tayo po na iniligtas ng Panginoon at naging alagad ng Panginoon, ay dapat na huwag magkaroon ng ganitong anyo. On your second coming, we have to follow continuously. Is it like the good? Disciple of the Lord. Hanggang sa ikalawang pagdating ni Jesus, kailangan nating maging mabuting alagad ng Panginoon. Why we have to keep follow the Jesus Christ? Why? Bakit kinakailangan nating patuloy na sumunod kay Jesus? Why should we love Him more and follow Him with the cross He gave us? Bakit? Why? Kinakailangan nating ibigin siya ng higit at sumunod sa Kanya na pasan ang krus na ibinigay niya sa atin. The first reason is that because God loves us and God sent Jesus Christ and through love, for love us, that's why Jesus Christ died on the cross to save us. Ito ay dahil inibig tayo ni Jesus, ng Diyos, kaya nga isinugo niya sa atin
si Jesucristo dito sa sanlibutan at namatay doon sa krus. That is the upang first iligtas reason. Tayo. Ito yung unang dahilan. That is the first reason. For God loves me. First. Kaya nga. Eh, dahil yung unang dahilan, dahil una akong inibig ng Panginoon. That's why we have to keep to follow the Jesus Christ. Kaya nga, kinakailangan nating patuloy na sumunod kay Jesucristo. It is the first reason. Ito yung unang dahilan. And secondly, the second reason, it is because obtaining the Lord is the greatest blessing. At pangalawa, dahil yung pagkuha sa Panginoon, yung pagpatuloy na pagkuha sa Panginoon, ay ito yung pinakadakilang pagpapala. Do you know the marathon? Alam niyo po ba yung marathon? Marathon, the course, 42.195 kilometers marathon. Yung marathon course. Isn't it? Yung takbuhan ng marathon. Like this. Gaya po dito. Start line here. Goal line here. Total 42. Marathon runner, there is no one who stop to running here. Kaya yung mga mananakbo po, walang sino man po yung tumitigil na dyan. Only remaining 195 meter. There is no one to stop to running here. Wala pong sino man ang hihinto dyan at mayroong maiiwan na lang matitira na 195 meters. Do you understand? Naintindihan niyo po? Why? Bakit? If he stop to running here, he cannot get the medal. Dahil kapag tumigil siya sa pagtakbo dyan, hindi siya makakakuha ng medalya. Isn't it? Di po ba? Do you want to stop? Gusto niyo po ba Christian life? Tumigil o huminto sa Christian life? You cannot gain. You cannot receive God's reward. Hindi ninyo matatanggap ang gantimpala ng Diyos. When Jesus came this world, and then God will give you great, huge reward. Sa pagpunta ni Jesucristo dito sa mundong ito, bibigyan niya kayo ng napakalaking gantimpala. Isn't it? Di po ba? That's why second reason is, it is because obtaining the Lord's the greatest blessing. At kaya nga yung pangalawang dahilan, upang makuha yung dakilang pagpapala ng Panginoon. That's why Apostle Paul also, he didn't stop his life. For shake of the gospel. Kaya nga maging si Apostle Pablo rin, hindi siya tumigil sa kanyang buhay para sa kapakanan ng Ebanghelyo. Philippians chapter 3. Philippos chapter 3. Philippians chapter 3 verse 7 hanggang 8. Philippos chapter 3 verse 7 hanggang 8. Seven. Hanggang 8, brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Gayun man, ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. So for his good Christian life, for the sake of the gospel, he threw his everything. Kaya nga, para sa Christian life ni Pablo, para sa kapakanan ng Ebanghelyo, itinapon niya lahat ng bagay. Because the reason, only that can he obtain the noblest Christ. Dahil sa pamagitan lamang nito ay makakamit niya yung
mahalagang mahalagang si Kristo. Philippians chapter 3 verse 4 verse 4 hanggang 6 or so. Let's we check and read together. Basahin din po natin Philippians chapter 3 verse 4 hanggang 6. 3 to 1. Bagamat ako'y may dahilang magtiwala rin sa laman, kung ang iba ay may dahilang magtiwala sa laman, ay lalo na ako. Tunuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang na Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pareseyo, tungkol sa sigasig ay tagausig ng Iglesia, ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. He had a lot of things. That's why in all respected, Paul was a man who was guaranteed success. Kaya nga, sa lahat ng bagay na ito, may tuturing na si Pablo ay talagang mayroong tagumpay. For he called Christian to become the disciple of Jesus Christ, he threw away everything. Pero para sa kanyang Christian life at para sa pagiging alagad ni Jesucristo ay itinapon niya ang lahat ng bagay. How could he do that? Because he got the Christ who is best. Paano niya po nagawa yun? Dahil nakuha niya si Kristo na pinaka the best para sa kanya. So he willingly abandoned it, what was good for him. Kaya nga, handa siya na iwan ang lahat ng bagay na kapakinabangan para sa kanya. Even Moses also, he threw his position. Maging si Moises rin, itinapon niya yung kanyang posisyon na bilang isang prinsipe. Isn't it? Di po ba? Okay, let's go Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11, verse... Tingnan po natin Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. For the Lord, also, Moses, also, he threw para sa Panginoon, his position. Si Moises rin, itinapon yung kanyang posisyon. Hebrews chapter 11, verse 24 hanggang 26 or so. Let's read together. 3 to 1. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises, itumangging siya itawaging anak ng anak na babae ni Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng kanyang ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Before God used Moses, he was princess of the Egypt. This Moses was in a position to obtain it, but he was willing to abandon it. Kaya nga, ganun din. Nung si Moses, siya ay anak ng anak ng Paraon. At siya ay nasa posisyon na makakamit yung pagiging hari. Pero iniwanan niya ito. Moses also, the reason is that he was for the Christ. And for he looked for the reward. Kaya ganun din si Moises. Dahil yung dahilan ay siya ay mas higit niyang gustong makuha si Kristo at siya ay nakatingin, pinagtutuunan ng pansin ang gantimpala. Remember, brothers and sisters, the Lord feels the best things to those who have given up everything in order to obtain the Lord. Brothers and sisters, tandaan niyo po ito. Yung Panginoon ang nagpupuno ng mga mabubuting bagay sa mga tao na isinuko ang lahat ng bagay upang makamit ang Panginoon. Okay, anyway, because of fear the people, Arimathea, Joseph of Arimathea, because of his the weak faith, secret faith, finally, Jesus Christ, he died on the cross. Yeah, dahil sa takot sa mga tao, si Jose na taga Arimathea, dahil sa kanyang kahinaan, natitinago yung kanyang pananampalataya, at sa huli, si Jesus ay namatay. Eventually, without any help from his disciples, even 12 disciples also, including, Jesus were crucified and died without any help. Nang walang tulong mula sa anuman, at mula sa kanyang mga alagad, si Jesus ay namatay at ipinako sa krus. However, if Joseph of Arimathea decided to become a disciple of Jesus, he should show his faith. But he was too hesitant. Ngayon pa man,
Kung si Jose na taga-Arimatea ay nagpasya na maging alagad ni Jesus, dapat na ipakita niya ang kanyang pananampalataya. Subalit, siya ay nagdadalawang isip. Because of that reason, in the meantime, a problem happened. Dahil sa dahilan iyon, yung mayroong problema na nangyari. Because Jesus was handed over to Pilate by the Jew and was crucified crucified to death. At si Jesus ay ibinigay kay Pilato at ang mga Hudyo ay ipinako sa krus si Jesus at namatay sa huli. Let's imagine at that time how heartbreaking was Joseph. Kaya isipin po natin kung gaano ng sandaling yun, kung gaano nasaktan si Jose. Let's imagine that time how heartbreaking was Joseph at that time. Kaya isipin po natin ito kung gaano nasaktan si Jose. Isn't it? He might regret himself. Marahil ay nagsisi siya sa kanyang sarili. Why I didn't have Jesus Christ? Bakit hindi ko tinulungan si Jesus? He could no longer meet Jesus Christ. Hindi niya na makikita pa si Jesus. So it was in a situation where he could do nothing as the disciple of Jesus. Kaya nga, ito ay isang sitwasyon na wala siyang anumang magagawa bilang alagad ni Jesus. He lost chance to become the disciple of Jesus, good disciple. Nawalan siya ng pagkakataon na maging mabuting alagad ni Jesus. So that time, Joseph must have been very frustrated to himself. Kaya nga, nang sandaling iyon, si Jose ay talagang na-prostrate sa kanyang sarili. So remember, opportunity don't always come to you. Tandaan niyo po ito. Yung pagkakataon ay hindi palaging dumarating sa inyo. So, this precious time given to you is not ours every time. Kaya nga, itong napakahalagang oras o pagkakataon na ibinigay sa inyo, hindi ito palaging sa atin. Don't waste your valuable time to become good Christian. Kaya, huwag po ninyong sayangin ang inyong napakahalagang pagkakataon na maging alagad. But finally, after repentant, Joseph of Arimathea, after he repented and he decided, he did do something. Yeah. Pagkatapos na magsisi, si Jose na taga-Arimathea ay nagpasya siya na mayroong gawin. So he decided, courageously, Joseph decided and went to the Pilate and asked to him for the body of Jesus. Yeah. Nang may tapang, si Jose na taga-Arimathea ay pumunta kay Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus. Whether he were deported from Jerusalem or not, he didn't care. Palisin man siya about his difficult situation. Palisin man siya o hindi doon sa Jerusalem, wala siyang pakialam kung mahihirapan siya. And he decided, and he went to the Pilate and asked to him, Pilate, please give me the body of Jesus Christ. Pagkatapos, pumunta siya kay Pilato at sinabi kay Pilato, ibigay mo sa akin ang katawan ni Jesus. And I am Christian. I am disciple of God. I don't want to hide my mind, my position. Ako ay Kristiyano. Ako ay anak ng Diyos at ayokong itago ang aking posisyon. Give me body of Christ. Ibigay mo sa akin ang katawan ni Jesus. I regret. Talaga, nagsisisi ako. So, Mark chapter 15. Go. Mark chapter 15. Tignan po natin, Marcos chapter 15. Mark chapter 15, verse 43. Verse 43. 43, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Si Jose na taga-Arimathea, isang marangal na kagawad, na naghihintay rin ang kaharian ng Diyos, ay may katapangang pumunta kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. It is said that he went to the Pilate and asked for Jesus' body, taking the courage. Sinasabi dito, nang may katapangan, pumunta kay Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus. Yeah. What is the situation? Ano po yung sitwasyong ito? Why did he change the game so suddenly? Bakit bigla kaagad na nagbago siya? He was afraid of the Jew when Jesus was alive. But so he hid his faith. But siya, why? So that he changed it. Siya ay natatakot sa mga Hudyo nung si Jesus ay buhay pa. At itinago niya yung kanyang pananampalataya. Pero bakit biglang nagbago nung namatay si Jesus? So now that Jesus died, but why did he rather reveal his faith? Ngayon,
Nung panahon na yun, namatay na si Jesus, bakit inihayag niya yung kanyang pananampalataya? Even though Jesus Christ, he died, why lately, why he wants to reveal his faith? Bagaman, namatay na si Jesus, pero bakit nais niya na biglang hinihayag yung kanyang pananampalataya? After Jesus Christ died, he thought himself. Joseph seems to have foundered. Dahil si Jose ay para bang pinag-isipan ito. He thought at that time, he thought that now Jesus' body would be thrown away by the Roman soldier to be food for beast or to be treated with disgrace. Dahil inisip ni Jose na marahil yung katawan ni Jesus ay itatapon na lamang ng mga sundalong Romano at magiging pagkain ng mga hayo o kaya naman hahamakin yung katawan niya. You understand? Intindihan niyo po? And he seems to have thought that even the last moment of Jesus should not be left that way. At iniisip niya na para bang yung huling sandali ni Jesus ay hindi na lang hindi dapat maging ganoon. That's why after he regret and he decided to put the body of Jesus into his tombs. Pagkatapos niya magsisi, nagpasya siya na yung katawan ni Jesus ay ilagay sa isang libingan. Actually, that time, the tomb was a place of death that was very important for him, Joseph, which he had prepared at a great price to enter when he died. Sa katunayan, ang libingan na iyon ay isang lugar ng kamatayan na napakahalaga para sa kanya, na inihanda niya ito sa malaking halaga upang doon ilagay yung katawan niya matapos niyang mamatay. You understand? Naintindihan niyo po? So he prepared, he spent a lot of money to buy that tombs kaya for him and he died. Gumugol siya ng napakaraming pera para bilhin ang lugar na yun at ihanda para sa kanyang sarili pagkatapos niya mamatay. But he decided, after he take the body of Jesus Christ, he wants to take the body of Jesus Christ. He's the expensive tombs. Pero nagpasya siya na pagkatapos kunin yung katawan ni Jesus at ilagay yung katawan ni Jesus doon sa mamahalin niyang libingan. Even though too late, he wants to become good disciple of God. Bagaman, huli na, pero nais niya na maging mabuting alagad ni Jesus. So bravely, courageously, he took courage and showed his hidden weak faith to them again. Kaya, nang may katapangan, ipinakita niya muli sa kanila ang kanyang pananampalataya. Give me the body of Jesus Christ. I'm regret. I am the disciple of God. Ibigay mo sa akin ang katawan ni Jesus. Nagsisisi na ako. Ako ay alagad ni Jesus Cristo. I will care if I die or if I lose my old property. I don't care. Like wala akong pakialam. Kung ako man ay mamatay, umawala man lahat ng ari-arian ko. Do you have mind like this? Meron din po ba kayong kaisipan na gaya nito? Do you have mind like this? Meron po ba kayong kaisipan na gaya nito? Matthew chapter 27. Mateo 27. Matthew chapter 27. Verses 59 hanggang 60. 59 hanggang 60. Pasahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Kinuha ni Jose ang bangkay at binalik na iyon ng isang malinis na telang lino at inilagay sa kanyang sariling bagong libingan na kanyang inukit sa bato. Pagkatapos ay ginulong niya ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan at siya'y umalis. He treasured the body of Jesus which was to be thrown away and put it in his new expensive grave for a funeral. Kaya nga po, pinahalaga niya ang katawan ni Jesus na itatapon na at inilagay sa kanyang mamahaling bagong libingan para sa paglilibing. Because of his deed, action, it turns out that he is a disciple of the Lord God. Kaya dahil sa gawa niya, iparabang ipinakita ito na siya ay alagad ng Panginoong Diyos. Even though
He is communicated any many lost all of his own, but he did. Kahit na siya ay palayasin at mawala ang lahat sa kanya, pero ginawa niya pa rin ito. Let's imagine at that time. Let's imagine that time about 12 disciples. Let's Kaya, imagine. Isipin po natin ng sandaling iyon yung patungkol sa 12 alagad. That time, 12 disciples. On the contrary, all of his, these 12 disciples who had been with the Lord left Jesus. Sa kabaliktaran po, lahat ng mga alagad ni Jesus na yung 12 alagad ni Jesus na kasama ng Panginoon ay iniwan si Jesus. Among 12 disciples, Judas Iscariot sold Jesus for 30 silver. Doon sa 12 alagad, si Judas Iscariot ay pinagkanulo si Jesus sa halagang 30 pilak. Peter also denied Jesus how many times? Only one time mistake? 3 times. And the other disciple also ran away because they were afraid. Si Pedro rin, nang panahong ngayon, ipinagkaila si Jesus isang beses lang ba? 3 beses. At pagkatapos, yung ibang alagad naman, nagsitakbuhan sila dahil sa takot. You understand? Naintindihan niyo po? Even though Joseph of Arimathea, even though he was not 12 disciples, including, but Joseph of Arimathea showed his hidden faith courageously and had the last funeral of the Lord. Gayun pa man, si Jose na taga-Arimathea, bagaman hindi siya kabilang sa 12 alagad, ipinakita yung kanyang pananampalataya at naghanda ng paglilibing para sa Panginoon. As like you, Joseph, he lived as a shameful disciple until Jesus died, but after the death of the Lord, he changed. And he lived as a proud disciple. Gaya po ninyo, si Jose na taga-Arimathea ay nabuhay na kayayang alagad hanggang si Jesus ay mamatay. Subalit pagkatapos ng mamatay ang Panginoon, nabuhay siya bilang proud na isang alagad. That's why this appearance is recorded in all 4 Gospels, Book of Gospels. Kaya ngayong pangyayaring ito ay itinala o isinulat sa 4 na Ebanghelyo. Joseph would no longer hide his own faith and live as a disciple of the Lord. Kaya nga po si Jose ay hindi na itinago pa yung kanyang sariling pananampalataya at namuhay bilang isang alagad ng Panginoon. Why? Bakit? This is because Joseph of Arimathea was the one who gave up all of himself and obtained the Lord. Dahil si Jose na taga-Arimathea ay ang tao na isinuko ang lahat ng sa kanya upang makamit ang Panginoon. It's the same for you. Ito rin po ay pareho sa inyo. Actually, we also received the same salvation and became Christian. Nakatunayan, tinanggap din natin ang parehong kaligtasan at naging Kristiyano. And also, we became the disciple of the Lord. Tayo rin ang naging alagad ng Panginoon. Even though your Christian life before is like the Joseph of Arimathea, like the Joseph Arimathea, we have to change our mind, wrong mind. Upo, noon tayo rin ay gaya nung una ni Jose na taga-Arimathea. Pero dapat din tayong baguhin natin yung pag-iisip natin. Because we don't know when the day will end, when we can return that grace to the Lord. Dahil hindi natin alam kung kailan matatapos yung mga araw at kailan natin maibabalik yung biyaya sa Panginoon. Maybe 2023. This year is really the last time the Lord gave us. Marahil ang taong ito ng 2023 ay ito na talaga ang huling pagkakataon na ibinigay sa atin ng Panginoon. Because it's not a joke. The day of Jesus Christ's second coming is very near. Dahil hindi po biro na yung araw ng pagdating, ikalawang pagdating ni Jesus Cristo ay napakalapit na. If you have had any hesitate time before the Lord, I hope this year will be the time to make up for them. Kaya nga, kung meron kayong pagdadalawang isip na sa harapan ng Panginoon, umaasa ako ng taong ito ay kailangan nating bumawi para dito. If you fear of the people, as like the Joseph of Arimathea, we are able to return and change mind. Kaya kung tayo rin ay natatakot sa mga tao na gaya
ni Jose na taga-Arimatea, tayo rin magagawa nating baguhin yung ating pag-iisip. Only left the 2 weeks for the summer retreat. Dalawang linggo na lamang po yung natitira para sa summer retreat. Instead of you hide your the weak faith, and please you have to reveal your faith, and then courageously we have to evangelize them. Kaya sa halip na itago ang inyong pananampalataya, kailangan natin na ipahayag o ipakita yung ating pananampalataya na may katapangan at kailangan nating may katapangan na mag-evangelize. Because you were able to become the Joseph of Arimathea. Dahil kayo ay naging gaya ni Jose na taga-Arimathea. You understand? Naintindihan niyo po? Thank you very much. Let's pray together. Manalangin tayo. Our Heavenly Father, God, thank you for giving us great opportunity. That's why today we learn about the story of the Joseph Arimathea. Maraming Diyos salamat. Maraming salamat po sa napakagandang pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin. Kaya nga sa araw na ito, ay napag-aralan po namin ang patungkol kay Jose na taga-Arimatea. Because he afraid of the relationship of the family and people, that's why he tried to hide his faith. Dahil sa takot niya sa relasyon, sa pamilya at sa mga tao, kaya nga itinago niya ang kanyang pananampalataya. But unfortunately, after Jesus Christ died, he repented and changed mind, and courageously he revealed his hidden faith. Sa kabutihang palad, pagkatapos na mamatay si Jesus, ay nagbago ang kanyang isip at nang may katapangan, ay ipinakita niya ang kanyang pananampalataya. Finally, he became the disciple of the Jesus Christ. At sa huli, siya ay naging mabuting alagad ni Jesucristo. As like the Joseph of Arimathea, we want to be the Joseph, like Joseph. Gaya po ni Jose na taga-Arimathea, kami rin po ay nais namin na maging mabuting alagad ni Jesus. Oh Lord, so please help us. Kaya, Panginoon, pakiusap, tulungan mo po kami. For our Christian life. Para sa aming Christian life. In the name of Jesus Christ, we pray. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen.